Magluto tayo ng salmon. 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 So I have 2 pieces of salmon here. Okay. I'm just gonna wash my hand first. Hugas muna tayo ng kamay. And then meron akong cheese. Grate ko lang siya. Para ito yung gawin nating sauce. So ayan, tapos na yung cheese natin. Next natin gawin ay i-season natin yung salmon. So ito. I-season natin to. Punasan muna natin. May dumating. So ganito siya. May mga design. I-season lang natin ng salt and pepper. Just in case. In case. Ayan, and then salt. And dito sa likod. So ayan, na-season na natin ng salt and pepper. Then next natin gawin ay gawin natin yung lemon. Meron akong lemon dito. So ayan, painit tayo ng kawali. Lagyan natin ng olive oil. Lutuin muna natin yung isda una. Mahinang-mahina lang yung apoy. Unahin muna natin yung skin. Ayan. No, white wine please. Ayan. So, dapat mahinang-mahina lang yung apoy. Para hindi siya masunog agad. So ayan, ganito yung gusto natin, yung crispy yung likod, yung skin. Punti pa. Gustong gusto ko yung cast iron kasi sobrang madaling uminit and then maganda yung pagkaluto ng ano, ng meat or fish. Uy. Ayan, baliktarin na natin. Medyo. So, kailangan luto yung both sides. So, ayan, baliktarin na natin sa side. Oh. So, yung isda naman, mabilis lang maluto eh. Oops. So, ganyan. Next, ilagay natin yung onions. Yan. Then, lagyan siya natin ng lemon zest. Para may bango and flavor. Para may pang-amoy lang. Then, lagyan na natin ng butter. Grabe, ang bango ng lemon zest. Then, lagyan natin siya ng Dijon mustard. Yan, ito. Dijon mustard. Masarap din to pang flavor. Wow! There
Ayan. Mix-mix lang natin. Next, lagyan natin ng milk. Yan. And then, pakuluin natin yung milk. Sa mahinang-mahinang apoy lang. Then, ilagay na natin yung parsley. Ayan. Yung parsley is pangdagdag ng amoy, ng lasa. At syempre, pampakulay din. Ayan. I-mix-mix lang siya natin. Then, ilagay na natin yung cheese para mag-melt. Ayan. Unti-untiin lang natin muna. Then, i-mix-mix lang natin hanggang sa mag-melt yung cheese. Gumamit kayo ng cheese na mabilis mag-melt. Any cheese. Basta mabilis lang siya mag-melt. O kaya, i-grate nyo yung ano, yung cheese para mabilis mag-melt. Katulad nito, oh. Ganito. Wow. Sarap. Tignan. Lagyan ko siya ng kunting white wine. Yan. Para may lasa lang. Hayaan muna natin kumulo. Mix natin. Para may lasa lang talaga siya. Black pepper and salt lang nilagay natin dito. And then, syempre may ibang herbs. At ito, may herbs ako dito na mix. Lagyan siya natin. Isa rin to pang pabango rin to at pang palasa. May chili flakes na rin to. Yan. Kunti lang. Ay, grabe ang bango. Parang dagdagan ko pa ng cheese. Yung cheese naman is paunti-unti lang pa ilagay. So ayan, oh, nag-melt na yung cheese. Grabe, ang bango. Tikman natin kung anong lasa. Oh my God. Grabe, ang sarap. Yung sauce pa lang, pwede ng ulamin. Ready na yan. Tanghanguin na natin yan. So ito, painitin natin yung pan. I mean yung cast iron para lagyan natin ng salmon and then vegetables and rice. So lagyan na natin yung fish dito. Then yung rice. Okay. So rice dito. Oh! Yan. And then lagyan natin ng vegetables. There you go. Tapos, then yung sauce, ito. Yan. Sauce everywhere.
That's it. Look. Kaya tikman natin kung anong lasa. How is it? Beautiful. Is it? Mm. Is it really? Wait till you try that sauce. Oh wow. Yum. Oh wow. Wow. Did you like it? Mm. Very nice. Wow. So pleased. Beautiful. Cheers. Sure. Cheers. Cheers. Ang grabe, ang sarap. Really nice. So yun lang, ano lang siya? Milk, cheese. Nilagyan ko siya konti ng white wine. Tapos white onions, salt and pepper, and parsley, and some chili flakes. Butter. Butter, of course. And that's it. Very easy. Kung gawin yung ano, special yung dinner nyo, instead of kumain sa labas dahil expensive, so, gawin nyo na lang sa bahay kung kaya. Gawin nyo na lang sa bahay para tipid. Yun, yung mga tipid tips natin. Very nice. Anyway, yun lang. Like and subscribe. Thank you for watching. Bye. Have a nice day.